another video. As you can tell, we have food in front of me and I have Gressel next to me. So we're here for another mukbang. And today we're gonna be having Filipino food and we're having, what is this? Lechon kawale. That is not lechon kawale. It is not? Is it? Yeah. I thought it was supposed to be crispy pata. No, they're out of crispy pata. You told me the other way around. No. Anyway, so we have... We have lechon kawale, carioca, turon, tsaka kwek-kwek, and garlic rice. And tsaka, suka. Suka. Ano to? Mang Tomas? I think so. Mang like Tomas, lechon sauce. Yeah, we have sauce over there. And Caprisan. I don't know. Tagalog. Wow. Filipino ba? Hindi. Wala kasi kaming, wala kaming ano eh, Filipino wala. Juice. I know, and dapat sana testo. Sa... Oo nga, pero hindi rin naman ako mahilig sa calamansi juice. So, it's okay. So, hopefully you guys will enjoy this video. Kasi magkikwentuhan, chikahan na naman kami. At saka, we'll see what we talk about. So, may halo-halo din kami. And like usual, after namin kumain, magpunta na lang kayo sa channel niya. Tapos, para ma-watch niyo yung video sa channel niya na magkasama na naman kaming dalawa. Tignan mo kaming dalawa ngayon. Chuwari wap. Mag-aano na naman tayo, sasayo na naman tayo nito. Aha. Kulang na lang ano. Huwag yun ang tignan kung ano yung nasa ilalim. Anyways, pwede bang kumain na tayo? Gutom na. Yes. Kain na tayo. Nako, guys. Kung alam nyo lang, hindi dapat kami mag-film today. Kasi pareho kaming... Tinatamad. Tinatamad talaga. Tapos, Sunday din naman kasi. Kaya lang, kailangan talaga namin mag-film. Kasi, napaka-busy ng buhay namin. Kasi diba, kapag mainit, parang... Nakakatamad. Nakaka-drain. Sabi ko nga guys sa channel ko, see you. See you in fall. Ooh. Ito guys, oh my god. Ilang beses mo na to ka na-crave? Lagi ka na-crave nito. Mm-hmm. Kasi guys, if you guys don't know, yung asawa ko kasi Salvadorian. And yung mga kasama ko naman sa trabaho, hindi naman sila Filipino. So, rarely talaga ako nakakakain ng Filipino food. Usually, pagkasama ko lang yung parents ko or kasama ko siya, doon lang ako nakakakain ng Filipino food. Kaya, tinatanungan niya ako kanina, ano pa bang ibang gusto mo? Sabi ko, alam mo, wala na talaga akong ibang alam na Filipino food kung hindi lechon kawali or crispy pata. Kasi yun ang lagi kong namimiss. At saka sinigang. Kaya lang, medyo mainit today. Tsaka sinigang naman, pwede naman natin lutuin. Mm-hmm. Ano ka? Ang crispy niya. Mm-hmm. Most of the time, guys, pag bumibili kami ng sinigang, ano ba yan? Pag bumibili kami ng sinigang, hindi masarap yung luto. Mm-mm. Kaya, usually, isa sa amin yung magluluto, mas happy pa kami. Mm-hmm. Marami pa. Mm-hmm. Naalala ko nung nandun kayo sa apartment, diba nagsinigang pa tayo nun? Mm-hmm. Birthday ko yung pinagluto mo ako. Mm-hmm. At saka hindi, isa pa yung pinagluto mo din ako. Mm-hmm. Nung one time yung nandun pa tayo sa may patio nyo. Mm-hmm. Nag-date na tayo. Mm-hmm. Nag-date tayo nun eh. May wine-wine pa kami nalalaman guys. Noong unang beses niya ako pinagluto ng sinigang. Nagluluto ako ng sinigang, tapos yung daddy ko inagaw yung kusina sa akin. Sabi niya siya na daw magluluto. Tapos nalaman ni Gressel, sabi niya, mandadaya ka! You cheated! Dapat ikaw yung nagluto! Noong time na yun, bihira pa kami guys magkita. Mm-hmm. Nasa norte kasi siya nun guys eh. Kami sa San Francisco ako that time. So mga 8 hours, mga 6 to 8 hours drive yun from... where I live, kaya long distance kami. The LDR kami nun, guys. Mm-hmm. Pagka nag-ano ka, ma-ASMR na to. Mm-hmm. Mga katrabaho ko galit sa mga ASMR. Ayaw na ayaw nila yung ano. Gusto ko yung mga crunchy sound, pero yung iba ayaw ko yung sound ng pag nguya-nguya. Kayo guys, gusto nyo ba yun? Ako naman,
ayoko siya before, pero parang ngayon na-intriga na ako sa kanya. Lalo yung kapag kayong mga noodles yung kinakain nila. Mm-hmm. Alam mo ba, so kagabi, diba, tinatry ko huwag manood ng mukbang. Pero may naklik ako. Pero siguro few seconds lang yung... may naklik ako, pero few seconds lang yung pinanood ko. Tapos in-exit ko na din. Pero yung kinakain niya is parang baby octopus. Korean mukbanger. Mm-hmm. Tapos yung tunog talaga yung... Oo. Diba ganun nga yung ano, yung tunog nung mga parang chewy. Oo. Nakakatuwa kasi minsan, dati kasi madalas magkausap kami ni Divine sa phone. Pero lately, nagiging busy-busy kami. Mm-hmm. Tapos kapag nagmumukbang, parang doon na lang din kami nagkukwentuhan. So, win-win. Kanina, tatanong ko, ano bang pag-uusapan natin sa mukbang? Tapos, sabi niya, sasagot pa lang siya, sabi ko, alam ko na yung pag-uusapan natin. Eh, ba't nagtatanong ka pa? Sinanong pa niya ako, napakabastos din niya. So, yung ano namin, napiling topic is ano yun? Parang noon at ngayon. Mm-hmm. Ay, yung mga bagay na ginagawa niya noon na hindi niyo na ginagawa ngayon. Mm-hmm. Especially sa amin, guys, nung mga time na, syempre, bata pa kami. Bata-bata pa kami, tapos yung nandito, of course, yung from Philippines to here, syempre meron kaming mga ginagawa na hindi na namin nagagawa. Mm-hmm. Ganun. So, ano yung nagagawa mo noon tsaka ngayon? Ano nagagawa mo noon na hindi mo na nagagawa ngayon? Teka lang, ang hirap lumunok. Dami eh. Like, are we talking about na, yung sa question mo na yan, how many years ago are we talking about? Yung mga nare-realize mo lang, na hindi ko na pala ito ginagawa. Alam mo, isa yun sa mga naano ko, like, tandaan mo nung nanood na tayo ng, yan eh. Ng concert, ng, anong pinanood natin concert? Glock 9 at saka, oh my god, akala ko. Bayan, hindi talaga ako pwede magputing damit kasi lagi ako nadudumihan. Buti na lang hindi totoo yun. Totoong dumi. Anyways, nanood kami ng concert ni XB at saka ni Glock 9 last year. Tapos, kung hindi nyo alam, a little over a decade ago, after high school, kami ng mga friends ko, nag-record kami ng mga music, mga rap music, ganyan. Although, hindi naman talaga ako rapper. Nakikikanta lang ako. Tsaka gusto ko yung nagre-record. Yan yung isang bagay na hindi ko na siya ginagawa ngayon. Karamihan ng mga tao na nakapaligid sa akin ngayon is hindi naman into those things at tsaka iba yung music na gusto nila sa music na gusto ko. Uh-huh. So, isa yun sa mga na parang naibaon ko na sa nakaraan ko. Kaya, yun yung isa sa mga bagay na hindi ko na nagagawa. Minsan, lalo na lang naood tayo, parang namimiss ko. Diba? Alam mo kung hindi ko siguro ginawa yan, tapos na-meet ko yung mga tao na na-meet ko in the past, hindi kami magkakilala nito. Mm-mm. Totoo, isa yun sa mga way, sort of way na nagkakilala tayo, diba? Mm-mm. Kasi pareho kaming mga into Tagalog rap, yung mga, tapos parang yung friends niya, mga nagre-record, yung mga ganun. Mm-hmm. So that way nagkakilala kami kasi may mga mutual friends kami na wala na sa buhay namin ngayon. Pero nandito pa rin kami dalawa. Kaya ayun. 'Di ba nakakatawa nga? Mm-hmm. Kasi parang nagkakilala tayo, ito yung mga friends natin. Alam mo, 'di ba things happen natin for a reason, mm-hmm. 'Di ba? Nakakatuwa kasi ikaw ba? Anong mga nagkagawa mo noon na hindi mo na nagagawa ngayon? Ako feeling ko yung mga nagagawa ko noon is yung parang sa dancing. Nasabi mo yan. Diba? Nag-usap na kami nito before na ganito din yung topic. Kasi yung mga nami-miss-miss ba? Mga parang minsan parang nagre-reminis kayo na, dati sumasayaw ako yung ganun. Yung parang yung ano ko kasi, yung isa sa mga hobby ko is to dance. Lagi ako nagpa-perform dun sa school ko before. Tapos isa ako sa mga dancer. So meron kaming ano parang yung mga sa talent show din. Oo, meron kaming church dance, may mga talent show yung mga ganun. So kasama kami lagi doon. Tapos every Sunday meron kami kasi doon sa church naman kami nagsasayaw. So merong parang religious and then merong parang
parang hip hop yung ganon. So kasi sa religious na yung mga dance namin is yung mga tambourine, interpretative dance, yung mga ganyan. Pero yung other area naman nun is yung mga hip hop, yung mga ano. Hindi naman sa hip hop, pero like yung mga mabibilis na sayaw, mm-hmm. yung mga ganon. Hindi naman yung parang... Kaya nagtitinikling siya nun. Parang hindi ko ata kaya yun. Hindi, nagtitinikling ako, pero hindi. It's not the type of... Yun. Oo, pero it's not the type of dance na gagawin ko. Oh my God, natatawa ako kasi meron pang nakita yung kapatid ko na picture ko, yung meron pa akong hawak na ganun yung bulaklakin kasi parang event yun sa school. Tingin ko ng wika! Oh, okay. Ngayon, alam ko na yung sinasabi mo. So, sa every time sa linggo ng wika, meron kayo yung parang mag-dress up kayo ng mga, parang, yung sinaunang mga tao. Mga bulaklakin, yung mga naka... Pilipinyana. Yung mga Pilipinyana, yun, tas exactly. Barong. Mga barong, yung ganun. So, meron akong picture na ganun na, nakaganun ako. Tapos, di ba yung mga ano noon, ang laki ng sleeve, yung ganun. So, yun yung isa sa mga namimiss ko, yung magpa-perform sa... Napakalaking bagay kasi nun sa Pilipinas eh. I grew up knowing and doing those things. Yeah. Kasi di ba parang... dito kasi parang wala. Yeah. Walang, parang, ang dami ko, if there's, kung makakahanap yung mga Pilipino ng way to appreciate or celebrate something, mm-hmm. isa-celebrate nila. Dito kasi hindi ganun. Mm-mm. Iba talaga yung culture dito. Di ba dito? Katulad nung sa... last natin na pag-usapan dun sa previous mukbang namin. Mm-hmm. Sa dito, yung teacher nasa classroom lang. Mm-hmm. So yung estudyante yung pumupunta dun sa ano? Sa classroom. Ano sa classroom. Mm-hmm. So meaning, hindi lahat ng friends mo nasa isang classroom kagaya marami mo. Marami kang... Oo. Dito yun, diba? Oo. Dito, marami kang nakikilala ng mga tao. Iba-iba. Iba talaga, compared mo dun sa Philippines na kung class A ka lang. Tapos magkakakilala ko lahat. Yun yung mga nakakasama, kung nakakasama mo or kung doon ka nag-school from the very beginning, sila yung mga parang childhood friends mo. Mm-hmm. Ganun. Ang sarap niya. Dito wala. Ang tagal na akong hindi ano, nakakain ng karayoka. Sarap na, no? Mm-hmm. So, pag dito ka, wala. Parang, of course, meron naman kayo makukuha ang mga friends, pero it's harder na parang magkaroon kayo ng relationship. Group and relationship. So, anyways, ayun, parang nakakalungkot din, no? Yeah. Kasi nakasanayan mo yun eh. Nakalakihan mo. Hindi ko ma-open to guys. Meron ka lang separation anxiety. Uh-huh. Kasi parang naging part na siya ng, I wouldn't say personality, mm-hmm. pero... So, meron kang naging, parang meron kang naging ganong personality, or parang, is it personality, na parang naglo-long ka for that mm-hmm. type of activities. Mm-hmm. Kasi may mga ano rin naman dito, kasi syempre may mga Filipino community rin naman dito sa Amerika. Pero it's different. Parang yung mga activities na nila dito is parang dito din. So, like sa Pilipinas, meron silang mga sports fest. Yes. Yung mga month lang ng parang all about sports or week or whatever na all about sports. Meron dyan yung mga, katulad nga nung nasa Pilipinas ako, nanalo pa ako ng Scrabble. Wow. Mm-hmm. Kasi may sports yun? Oh, kasi lahat sila games. So, merong mga dancing kasi and may everything. Chess dun eh. Yeah. So, mm-hmm. may chess, merong Scrabble, merong... dancing, meron pa ngang cheer, yung mga cheerleading, yung mga ganon, gagawa ka ng sarili mong, ano, yung routine. Pero I think yung cheer is different sa Philippines compared mo dito. Mm-mm. Parang ito naman is, it doesn't happen naman yung katulad ng cheer na katulad dito na yung mga may sports. Mm-hmm. Parang yun at a time lang na may sports fest, parang ganon. Ang lukot lang. Isa rin yun sa mga bagay na nakaka-miss. Ginagawa ko nun, pero hindi ko na ginagawa ngayon is playing sports. Yeah. May God, wala nang ako alam na sports ngayon. I know. Dati, naalala ko, pinagtatawanan pa ako kasi yung volleyball. Mm-hmm. Siguro ang sports lang na alam ko, badminton. Nung nasa Pilipinas kasi ako, nag-ano ako ng badminton, mm-hmm. tapos volleyball, at saka ping pong, I think yung
yung isa sa mga nilalaro ko noon. Tapos dito naman, nung high school naman ako, naglaro ako ng sports. Pero it's more of, for other people, boring siya. Naglaro kasi ako ng golf. And I did it for credits para sa school. Noon pa pala nag-golf ka na. Mm-hmm. Mm. Pero, I learned to like it. And I think mas na-appreciate mo siya kapag ikaw yung mismo naglalaro. Tapos, na-appreciate mo kung yung score mo o yung score mo tapos may friendly competition kayo tapos nakikita mo na nag-i-improve ka. So, isa yun sa mga bagay na ginagawa ko noon na hindi ko na ginagawa ngayon. Drama class. That's true. Napag-usapan din natin to. Mm-hmm. Oh my God! Masyado akong into drama class noon. Favorite subject ko yan. Hindi nga, kasi parang lagi nga talaga nagkakaroon ng Pilipinas ng mga activities na parang, oh, this day magpa-perform kayo ng ganito. Or that day magpa-perform kayo ng ganito. I think itong tatanungin ko sa'yo is not something na napag-usap. I don't know if we did or not. Correct me if I'm wrong. So, aside from na mga na nagawa mo sa Philippines, parang ang dami nagpapadigay sa akin. So, yung ano, like say, yung mga nagawa mo sa Philippines, okay. Ano yung mga bagay na ginagawa mo nung teenager ka or late teens, early 20s na hindi mo na ginagawa ngayon? Tumakas? Hindi ako kumakain. Ano samit-samit? Samit-samit na ako magsa-CPR card. Taga lang yung CPR card ko. Walang kaya ka. Hindi nga, 'di ba? Kasi parang huy, hati tayo dito. Meron pa nga ako. Bakit hindi mo inubos 'yan? Hindi kasi nung ano ka, parang mag-iisip ka paano ka makakagimik. So, ito relate na relate kami dito, guys. Kasi mga ano kami, yung mga syempre mas bata-bata pa. Syempre mag-iisip ka paano ka makakagimik, paano ka aalis, yung mga ang ganyan. Ang strict ng parents namin, guys. Tapos, syempre yung parang ang dami nating energy noon. Mm-hmm. Kahit sa bahay after school. Taong bahay kasi kami. Mm-hmm. Kahit after school, kahit pagod ka sa school, ganyan. Parang may energy ka pa rin, basta gigimik ka lang. Mm-hmm. Pero ngayon, guys, pipilitin namin na mag-stay home na lang kaysa na gumimik sa labas. Actually, pag may nagtatanong na, gusto mo bang lumabas? Saan tayo pupunta? Malayo? Wag na lang. Kami nga ang dalawa, hirap na hirap pa eh. 30 minutes away lang tayo. Wala pa nga. Kami nga, kanina kasi, ano, ina-ask niya ako na, sabi niya, huy, mag-film tayo. Sabi ko, parang malayo, mainit sa labas. Ang dami ko nang sinabi. Kaya, yung parang lahat ngayon gagawin natin para lang mag-stay home. Alam mo yun. Hindi na tayo tatakas. Kung pwede nga lang din na mag-stay na lang sa bahay for the whole day. Oo. Alam kung mo, pwede nga, wala na lang trabaho eh. Isa sa mga nagagawa ko na hindi ko na nagagawa ngayon. Is matulog na mag-sleep in ng until like talagang late na late. Oh kahit God, anong oras ng tulog ko, ang gising ko maaga pa rin talaga. 8. Talagang alam mo na 8:30. Alam mo na tumatanda ka na pag ganun. Sabi ko nga sa kanya kanina, "Ma'am, hashtag Ma'am Life." Kasi naman eh, talaga naman yung parang hindi ka makapag-sleep in. Minsan naawa din naman ako sa kanya kasi kaninang umaga, tinext niya ako. Nauna pa siyang magising sa akin. Tapos sabi ko sa kanya, "For na ako natulog, kakagising ko lang." Tapos sabi niya, ako din 4 na, pero gising na ako ng 8:30. Kawawa! Mm-hmm. Kasi, like, nung isang araw, pantulog ko ata, like, 3 o'clock. Gising na ako ng before 7 kasi yung anak ko, nakikipagkulitan na. So, hindi naman pwedeng tulugan ko lang. Naglalaro na. Mm-hmm. Tsaka may mga trabaho din. Siyempre, yung mga hindi mo nagagawa na, ano, tinan nga natin tong turon, parang medyo malambot siya. Hindi pa ako nakaka-get over din sa ano yung lechon kawali. Oo nga, nasa lechon kawali ka pa rin eh. Kasi,
susunod na kain ko na Filipino food, siguro. Next year na. Actually, baka October na. Pagbalik namin, so. Alam mo, kailangan mo talaga matikman yung sa Island Pacific. Masarap. Kasi yung sarancho, ano. Punta tayo doon kapag ka nandun na ako, pag nag-house sit ako sa parents ko. Ah, kasi malapit lang sa inyo. Kaya, ayun guys, namimiss kong matulog ng, matagal. Kapag nakakapag-vacation ako, doon ako talaga nagsasabi kay Ricky na, gusto ko lang matulog, gusto kong isara mo yung blinds or yung curtain. Ayoko makakita ng araw kinabukasan kasi gusto ko lang talagang matulog. Kaya lang, kapag nandun naman, nare-realize ko, maya-maya na, teka lang, sayang yung araw. Sayang naman yung araw kung hindi ko naman kung hindi naman magiging productive. Kaya, ganun pa rin. Grabe, ang hirap yung talaga maging mom. Kasi ako naman, kahit napapagod ako, nakakapag-sleep in naman. Busy kasi ako kay Sir Raffy. Guys, umabot na ng US si Sir Raffy. Mga tao dito nag-addict yung mga kakilala ko. Kasi di ba laman siya ng Facebook? I don't know. Hindi ka na masyadong mag-Facebook. Anyways. Nako guys, napaka-limited talaga yung Filipino interaction ko. Aside from family, talagang si Gresil at saka yung mga yung inner circle ko lang na mga Filipino yung mga nakakausap ko in Tagalog. Ako naman kasi, ang dami ko co-worker na Filipino. So, sila naman, grabe naman sila mag-ano ng mga, oh my God, syempre mga news, yung mga ganyan. Hindi lang, no. Pati isa pa, pagkain si Jap. Nyo, pagkain nyo. And sa si work. Jap. That's true. Si Jap laging number one yun sa Facebook. Facebooker yun. Konting-konti lang talaga. Ikaw ba? Ano pang iba mo pang hinagagawa noon na hindi mo na nagagawa ngayon? Or ginagawa mo ngayon? Ginagawa mo noon, hindi mo na ginagawa ngayon? Ano pa ba? Wala akong maisip. Madalas ano? Ka magluto nun. Totoo, hindi ko na rin masyadong ginagawa yun ngayon. Then, na-try ko lately na magluto-luto ulit. Kasi, minsan nakakasawa din talaga kumain sa labas, diba? Yung parang gusto mo lang talaga magluto. So, ako naman ngayon, parang nagtatry na kami ni Jap na yung mag-grocery kahit papano. Kasi minsan, tinatama din ako talaga mag-grocery. Kasi, wala akong katulong na magbubuhan. Ano ba? Kanina ka pala sasamed. Niisip ka na ata ni Ricky. May dispasya ata ako, guys. Oo nga. Alam ko kailangan na. Mo ba ng... Kailangan mo ng swallow evil. alam ko na kung ano yung ginagawa mo at ginagawa ko na hindi natin ginagawa ngayon. Ayan. Bumili ng kansang katutak na makeup. True. Proud ako sa atin. I'm proud of you. Pero kagabi guys, bumili siya ng Kylie. Isa lang naman. Well, dalawang piraso lang naman yun. Minuko. Napakamalakiya mo. Pero, hindi, kasi before talaga, I feel like every weekend, kahit mapa-drugstore may kapiyan, or Sephora, or Ulta, talagang I feel like every weekend, minsan, both Saturdays and Sundays, talaga nag-shopping kami ng makeup. Pagdating sa bahay, online shopping pa. Hindi lang yun. At saka lagi tayo, uy, na-try mo na ba yung ganitong makeup? Oh my God, nakita mo na ba yun? Bilhin mo to. Tapos paunahan pa talaga kapag lumabas. Oo. Tapos, oh my God, ikwenta mo yung one time. Nasaan ka ron? Sa Cancun? Sa Cancun ka na, no? Yung talaga tinawagan ka na. Tapos ako naman. Excuse me. Ako naman, nasa ano ko nun eh. Nasa hotel ako noon, pero I think nasa Long Beach kami ni Jap noon. Kasi Christmas party or something. Hindi, February yun. Ah, February ba yun? So, you guys were somewhere, sabi mo. Vegas or somewhere? Baka, siguro mga I think Vegas. So, kasi sa may around Valentine's Day yun eh. Oo. Eh, mga ganun naman kami nagpupunta ng Vegas. So, lalabas yung Anastasia na highlighter by Nicole Guerrero. Tapos, for some reason, talagang nung gabi nun, it was a rough night. Tapos, ang dami rin, syempre, mga nakainom din kami. So, medyo may hangover pa the next day.
Tapos, for some reason, narinig ko yung tawag ni Gresil. Ang aga-aga. Alas 7 ata yun. Alas 7 sa, ano, sa Mexico. I think 9, kung nasan ka man. Mm-mm. Parang ganon. Tapos, sinatawagan niya ako. Tapos, narinig ko talaga yung tawag niya. Sabi niya, Bes, malapit. 5 minutes na lang ata or something. 5 minutes na lang lalabas na yung, ano, yung Anastasia highlighter. Talaga, napabangon ako noon. Hindi na siya nag-isip. Wala na. Tuloy-tuloy na yun. Tingnan mo, wala talaga makakapigil sa pagbili ng makeup nung time na yun. Kasi kami, guys, meron kami may mga gusto na yung talagang inaabangan. Na parang, oh, sa ganitong ano, minsan magsaset kami ng time. Mm-hmm. It's either siya or ako yung mag-aabang. Tapos parang, kung siya yung makakaalala, sasabihin niya sa akin. Kung siya yung makakaalala, sabihin, kung ako yung makakaalala, sasabihin ko sa kanya. So, usually pati, nagsishare kami ng ano, para hindi na kami magpe-pay ng shipping. Mm-hmm. Yung ganon. So, at that moment, tinawagan ko talaga siya. Wala akong pakialam kung nasa bakasyon siya kasi kailangan niya gumising. Mm-hmm. Siya naman, kahit tumayo na agad. Kahit naman pa, it doesn't matter. Watch kapag nasa Europe ka. Hello, babes! Nalabas na yung ano. Lalabas na yung ano. Bilhin mo na ngayon, ngayon. Ganon kami dalawa. Oh my God, ang addict natin sa makeup before, no? Kaya tignan mo yun nasa harapan natin. Gusto nung asar niya ako kasi yung ano ko, yung table ko nagmumura na sa sobrang puno. Oh my God, guys. Tuwing nagpupunta ako dito, yung mata ko talaga gumaganyan. Wala naman ako sinasabi. Pagpasok ko kanina, ganun na naman yung mata ko. Tapos sabi ni Gresa, sabi niya, yung mata mo umiikot na naman, ha? Tapos maya-maya, mga 5 minutes later, sabi ko, alam mo, dapat i-move mo to dito. Ito ilagay mo doon. Sabi niya, next time na yan. Kasi guys, sa amin talagang dalawa, siya talaga yung organized. So, parang siya magaling siya mag-organize ng mga bagay-bagay. Ako talaga wala akong talent sa tip niyan. Paglutuin niyo na lang ako. Mm-hmm. Paglutuin niyo na lang ako, yun na lang. Before guys, nung lumipat kami sa apartment namin, tapos nanggaling kami sa bahay ng in-laws ko, maliit lang yung room. Tapos nung tumulong yung mga friends namin para maglipat kami, napuno namin yung isang malaking U-Haul. Tapos sabi nung mga kaibigan ni Ricky, sabi niya, oh my God, where did this stuff come from? Kaya ang liit ng kwarto niyo, parang saan ang galing tong mga bagay-bagay na ito? As in talaga, kahit bigyan mo ko ng maliit na space, maghahanap ako ng way na i-organize yun. Tapos pagkakasyahin ko talaga dapat dun. Siguro, dapat sa'yo interior designer. Para sa mga dorm. Oo. Para kang si, ano, si Mr. Kate. Pinanood mo ba yun? Sabi ko sa'yo, panoodin mo siya. Oh my God. Si Mr. Kate yung nag-aano sa mga, nagde-design ng mga YouTuber na beauty room, yung ganyan. Yung iba naman yung mga nagre-request sa kanila, mga college student, sabihin nila, oh, 300 lang budget ko to decorate my room. Idea, guys. Ideas. Ideas. Nako, ito naman ang itatry ko. Sige, so, dessert na talaga. Merong ano eh, beginner's dessert, tapos may dessert. Tapos si mamaya yung talagang the dessert. The dessert. Kaya ano. Alam mo, yung sa Island Pacific niyan, meron pang langka sa loob. Alam, masarap. Mm-hmm. Kailangan mo pumunta doon. Wala ba tong langka? Mm-mm. Meron! Well, hindi ko nalasahan. Meron nga! Meron! Ang payat. I know. Teka lang, isang kagat pa. Guys, alam nyo, pagpasensyahan nyo na kasi masayalan talaga kami sa pagkain. Gawa ng pareho kami marunong magluto. So, minsan kapag ka, ano kami, pag ayaw namin talaga. Meron kaming mga places na alam namin magugustuhan. So, anyway, as we were saying, sa pagkain, masyado kaming, parang kumbaga sa amin, hindi kami, ano, we don't mind nagagastos kami. Basta masarap ang pagkain. Ganon kami ka-foodie. Mm-hmm, napaka-foodie talaga. Nung mga nakaraang linggo yung sinasabi niya, kinikwento ko lang sa kanya kanina, kaya din ako napapunta dito, guys. Kasi, nung last couple of weekends ago, nagpunta kami ni Ricky towards sa may West Covina. Tapos kakain dapat kami sa first of all, habi ko, kumain kami sa may Thai place na talagang dinadayo ng mga tao. Sabi niya, kakakain lang natin ng Thai food the other day.
sabi ng ganyan, iba na lang, kahit Filipino food, sabi ng ganun. And that's something talagang surprising for me kasi hindi naman siya talaga maka-Filipino food. Talagang pili lang yung kinakain niya. Uh-huh. And nanggaling pa kami ng IKEA. Tapos, magsasara na yung IKEA. I think natapos kami sa IKEA ng mga 8:30, ganun, or 8:45. Tapos magsasara yung Barrio Fiesta. Magpa-Barrio Fiesta dapat kasi kami. Saan yun? Sa West Covina. Parang hindi pa ako nakapunta. So, magpa-Barrio Fiesta sana kami kasi gusto ko talaga yung full Filipino experience. Akala mo naman yung iba hindi Filipino. Tapos, sarado na siya. So, sabi ko, sarado. Oh my God, 9 o'clock. Sabi ko, oh my God, hindi. Hindi na joke na yun, guys. Ay, ano? Hindi ko alam. Hindi yun. Oh, wala, sarado. Ah, sarado? Oo, oh, sarado. Kailan magbubukas yan? Mamaya, mga... Mamaya magbubukas. Alas 4. Hindi na ako Pilipino, guys! Ano yun? Wala, meron kasing lasing na ano yung sabi, ah, sarado! Hindi ko pa rin mag- Pabakita ko sa'yo mamaya, pero natawa lang ako kasi hindi mo siya alam. Guys, comment down below. Marami akong hindi alam na Filipino jokes, guys. Kaya, ako kasi, kinonvert ko yung channel ko sa Tagalog, kaya kailangan updated ako. Dapat updated ka. Ako talaga hindi ko alam, guys. Updated na ako sa mga, ano, yung mga expression na ganyan. Oh my God. Tapos, noon, ayun nga, sarado. Sarado? Sarado yung, ano, yung Barrio Fiesta. So, sabi ko, mag-sushi na lang tayo. So, nagpunta kami sa sushi place. So, binigyan kami ng time na sabi, oh, I think nakarating kami ng mga 9:30. So, sabi, oh, last call na ng 10 o'clock. Or, iko-close na yung kitchen ng 10. So, mamadaliin na naman kami. So, lumipat kami sa ibang restaurant. Para siyang boiling crab. Pagpasok namin sa loob, ang laki-laki ng place, pero ang empty. Konti lang talaga yung kumakain. Tapos, nakita ko yung menu, hindi masarap yung mga hinahanda nila. So, umalis na naman kami. Sabi ni Ricky, to play safe, sa dyan na lang tayo. Mag-Korean barbecue kasi at least gusto namin yung food. Pagpunta namin doon, ang pangit ng service. As in talaga, nung ano, nagpunta kami doon, parang hindi namin alam kung kailan babalik para i-refill yung mga, yung side dishes. Or kung kailan babalik para makakuha ng order. Tapos, isa yun sa hindi ko gusto sa Jen, tsaka sa Wang Cho. Kasi pag busy sila, minsan, hindi na talaga nila ma-refill. Hindi katulad dun sa Koreana Grill na ikaw na yung kukuha. Pero kasi yung sa may rancho naman na Jen, talagang ano, hindi lang isa yung server mo. Everybody is your server. So, yung service nila sa particular location na pinuntahan namin, hindi talaga maganda. So, talagang bigo kami dun. Parang nasayang. Nasayang lang talaga. Tapos, this weekend, kumain din kami sa another restaurant. Tapos, hindi din naman siya, may pagkamahal din naman siya. Tapos, hindi nga siya kamurahan. Tapos, hindi pa masarap yung food. Yung french fries niya, ano pa, saggy, tapos cold. Parang hindi pa nga, parang may pagka-undercook nga eh. So, humingi ako ng bago. Good thing, yung service naman was good. Mm-hmm. Pero yung food naman yung bigo. Kaya, ano. So, kaya siya nag-end up dito. At least ito, I'm happy, bahay. Guys. Happy Tami. Kaya nga, masyado kasing ano, kapag yung parang nagbayad ka na nga, tapos hindi ka pa satisfied. Ganyan yung nangyari sa amin sa Seattle. Kasi nung time na nagpunta kami ng Seattle, nag-search pa si Jap noon yung best seafood, blah, blah, blah. So, nagpunta kami dun sa may pier, yung may Great Wheel. Dun daw kasi yung the best seafood. Tapos yung nakita ko din dun sa mga vlogs na pinanood namin, masarap daw talaga. So, excited na excited kami. Ang laki ng kinuha namin. Siguro, $200. $200 siya. Yeah. So, $200 yun. Hindi kasi gusto mo makuha yung full experience, diba? Kapag, lalo na kapag nagbabakasyon kayo, sa pagkain talaga kami ni Jap, malakas gumastos. Dibali na yung shopping or dibali na yung ibang mga bagay. Pero sa pagkain, gusto mo ma-explore yung mga hindi mo nararanasan dito sa California, yung ganon. So, nung time na yun, di $200, excited kami. Sabi namin, yes, parang andito na kami, ang ganda nung view kasi makikita mo yung dagat, yung ganyan. Tapos, pagka ano namin, ang dry talaga, hindi mo talaga siya makain. Tapos, walang lasa. Walang sauce? Walang sauce. Butter lang. Butter. So, hindi katulad nung kapag, di ba, pag nag-boiling crab ka, at least, ano mo yung sauce, masasabaw mo, ganyan. Yun talaga, as in dry. Tapos, walang seasoning? Walang seasoning. So, yung
yung clam. Hindi kami nagreklamo nun. Hindi na kami nagreklamo kasi si Jeff yung type ng person na hindi na lang siya magre-reklamo na parang, okay, at least now we know. Yung parang ganon. Pero at that time, talagang upset na upset kami kasi nga ang mahal ng food. Tapos siguro hindi pa namin nakalahati. Meron siyang sausage na dry din. Sausage na nga lang, dry pa. Tapos, yung clam nila, naghiwalay na dun sa ano, pati yung mga oyster, naghiwalay na dun sa shell. So, sobrang dry talaga. Hindi talaga masarap. Tapos, before pa nun, kaya nga diba sabi ko sa'yo, sa Seattle kami, mga parang hindi siya memorable. Ayun na nga, kaya yun yung parang bakasyon namin ni Jap na parang hindi kami satisfied. Kasi parang sabi namin, medyo na-upset kami sa food, yung parang hindi namin masyadong na-enjoy. Kasi before that, na, yung kakadating lang namin as in sa Seattle, sabi naman, oh, mag-ramen tayo. Eh, alam mo naman, diba, yan yung mga thing natin, yung mga mag-ramen or seafood or whatever. So, kaya sabi namin, mag-aano kami ng ramen. So, nagpunta kami doon kasi di ba malamig, umuulan. Mm-hmm. Punta kami sa ramen place, maganda yung review. So, parang hindi maganda ng... yung, hindi rin masarap yung food? Hindi, para siyang may herb na nangangagat ng dila. Okay. Hindi siya spicy. Ano? Hindi, alam mo yung nangangagat na parang hindi siya ano sa feeling, hindi masarap. Mm-hmm. Sa feeling, hindi siya yung spicy ha. Ayun pa naman pagdating sa mga ramen. At least yung ramen natin sa Portland. Oo, masarap naman yung ramen natin. Pero itong ramen place na to, as in, parang hindi din namin na-enjoy. So, ayun, parang, in short, lahat ng halos kinainan namin sa bigo. Seattle is bigo. Ay, hindi katulad nung... Kaya nga sinasabi mo na baka kaya gusto mo ulit i-revisit gusto ko talaga pumunta kasi... Para ma-revisit mo or ma-re-experience mo yung mga ano. And just make sure na hindi ka pupunta doon sa mga pinuntahan. Yeah. So anyway, bye. Tapos so, wala kaya pa talaga. Lang pa kaya pa pagka channel ko to. Nakita mo ba yung video ko? Oh. Sabi mo itapat mo sa akin, itapat mo sa akin. Saka channel ko to. A few moments later. So yun na nga, 'di ba? Parang nakaka-upset yung ganun. Kaya since then, sorry guys, namatay kasi yung battery ko. Oo. So since then, parang ngayon pinaplano ko na kasi parang yung ewan ko, siguro something about New York talaga na kasi gusto ko kasi talaga pumunta. Oh, tsaka may mga restaurants in mind ako na talagang gusto kong bisitahin. Unlike Seattle, parang wala lang. Pero gusto ko talaga bumalik ng Seattle. Gusto niya kasi doon magpunta at that time kasi sa ano, Grey's Anatomy. Kakuting nang si McDream. Hinahanap ko rin yung hospital na yan o nagpunta kami, my God. Ay, alam mo ba, dapat bibisit tayo namin yung hospital nila. Kaso lang talagang short na kami sa time. Oras. Ako din. Mm-mm. Kasi nagpunta lang kami doon, I think 4 days. Buti mo kayo 4 days eh. Pero ang matindi doon kasi yung 4th day namin, ang alis namin was at 6 in the morning. Oh shoot. So parang technically it's just 3 days. Mm-mm. Kaya umalis kami, nakarating kami doon ng mga, umalis kami from here ng 6 a.m. Tapos nakarating kami doon ng mga 10. Tapos umalis kami ng Sunday ng 6 in the morning. So parang hindi rin namin na-enjoy. Hindi rin, no? Mm-hmm. Pero kailangan natin bumalik doon. Kasi maggagawa tayo ng veterinary. Dapat. Gusto ko mag-start sa ano, gusto ko mag-start tayo ulit ng Oregon. I know. O kaya San Francisco pa. Mag-ano tayo, magpunta tayo din sa ano ni Bella's One. Kasi pang maramihan yun eh. So, kailangan na ni Frances. Frances! So, Frances, kailangan muna ng boyfriend. Boyfriend ka na, Frances, para ano na to, yung date trip? Oo. Triple date. At saka kasi, yung bahay ni Bella's One, meron siyang, like, sabi, may 10 daw na pwede doon na pwedeng yung mag-rent. Kumbaga sa pang-group talaga. So hindi 10 tao. Oo, hanggang 10 tao yung pwedeng mag-rent doon sa bahay ni Bella's One. Guys, panoorin niyo yung vlog namin doon sa Portland kasi pinuntahan namin yung somewhere dito. Oo. Kasi pinuntahan namin saka yung dito. Ano, yung bahay ni Edward Cullen. Uh-huh. Diba? Sana yun ay iparent nila. Ayun.
Ang ganda, ganda nun. Ang ganda din kasi nung ano, yung parang mga damo-damo lang. Mm-hmm. Yung ganun. Parang pero next time lang magpunta tayo, for sure dapat kumain tayo doon sa Carver's Cafe. Oops. Napagsaraduhan kami guys eh. Mga pahulihin kasi. Nagbaganda mo? I know, paganda-ganda, papakulot-kulot pa ng hair. Oo, wala na. Pala. Sayang naman yung... Mm-hmm. Pero at least may pictures kami. Pero ang ganda sana ang experience yun, yung nandun sana tayo sa my corner, tapos kung saan sila kumain. Mm-hmm. Ooh! Na-excite ako ko, pinag-uusapan pa lang natin. Tapos sa, yung sa beach, diba? Oo. Ay, oo. At saka yung forks, yung, mm-hmm. yung ano nila dun. Yung... Kaya nga dapat paakyat tayo. Pero mm-hmm. I think that should be like a week worth. I would say at least a week. I-change po muna si Ricky, Filipino muna yung isama. Napakamalaki niya. Oo, ma-o-opi siya. Ma-o-opi siya kasi si Francis namin. Guys, pakana ni Gressel to. Just so you know. Di ba kasi si Francis? So, kawawa naman si Ricky. Hindi niya alam yung trip natin, sabi ni Ricky. Ay. Naalala mo ng birthday ko nung una yung nakilala. Gustang-gusta niya kasi sa mama mag-celebrate ng birthday ko. Andun din si Gressel, tapos yung mga kaibigan ko, puro babae. Si Ricky lang yung lalaki. Pero gusto niya talaga maki-celebrate, pero nasa isang corner siya nakaganito. May love-hate relationship mm-hmm. kami ng asawa niya. Hindi, love ko yun. Mm-hmm. Kahit papaano. Kahit papaano. Don't tell him. Hindi mo itong maiintindihan, Ricky. Hindi, pero yung asawa niya very nice. Sinasabi ko lang sa kanya to kasi sabi ko, ayoko naman ma-OP si Ricky. Kasi diba? Dapat guys, na ano, ewan ko kung nasabi ko rin before na meron kaming kontrata nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami. Kasi nung una na nag-date kami, pinag-aaralan niya talaga mag-Tagalog. Mm-mm. Tapos all of a sudden, nung naging kami na, wala na talaga, itinapon na ngayon. Wala lang, sabi niya, akin ka na yun. Hindi ko na kailangan pang, ano yan, asikasuhin. Tapos sabi ko sa kanya, may 5-year contract tayo. Sabi ko, in 5 years, pag hindi ka pa marunong mag-Tagalog, kailangan, magbe-break kami. Kailangan matuto ka mag-Tagalog. Guys, it's been almost 10 years. Hindi pa rin siya marunong mag-Tagalog. Wala, ay, wala talaga, wala. Wala na pag-asa. Nakakatuwa din naman si Ricky kasi napaka-ano din niya sa mga friends ni Divine. So, mm-hmm. napaka-maalagain. Mm-hmm. Minsan. Minsan. Ang hater talaga nito. Anyways, guys, I think dito na namin i-end yung video namin. Medyo napahaba to. So, sarap na kwentuhan. I know, pero hopefully, nag-enjoy naman kayo. And kung meron kayong mga tanong, or ang gusto ko talagang malaman is, ano yung mga ginagawa nyo nun na hindi nyo na ginagawa ngayon? Uh-huh. At saka, may mga message ka ba sa kanina? Panoorin nyo guys yung video namin next sa channel ko. Kakain kami ng halo-halo! Kaya, ayun, so... We'll see you guys dun sa channel niya. So ngayon, magbababay na kami. So please don't forget to like this video. And also, please don't forget to subscribe to help, you know, support my channel. Tsaka, ano yan yung bell button? Oh my God, nawawala click the ako, bell guys. Button. Click the bell button so that you can get notified of my future videos. Oh, sige guys, bye! Bye!